today. And of course, you are watching Sangguniang Monitor. Thank you. Yes, magandang umaga po, olongga po. Ngayon po ay araw ng Martes, araw ng Sanggunian Monitor, March 17, 2015 na po tayo. At bukas po ang inaasahan namin na ipapapasa nila na ordinansa o resolusyon tungkol po sa pagtatayo ng permanenteng sabungan dito sa ating lungsod. Yun po ang mangyayari. Nakaabang-abang sa Sanggunian Panglunsod bukas. So ngayon po, tatalakayin po natin yan maya-maya. Kasama po ang ating friendship Tet Barzan. Maya-maya lang ay nandito siya. At habang wala pa po, ay binabati natin ng magandang-magandang umaga. Siyempre pa ang ating mga suki dito sa Sanggunian Monitor. Ang amin pong mga mother dearest na si former kagawad Rose Piano ng Bigonia Santa Rita. And of course, si Ma'am Beth Daduya na talaga namang parating nakikinig dito sa ating programang Sanggunian Monitor. At binabati natin lahat ng Sanggunian Panglunsod staff na nakikinig po sa atin, nanonood ngayong umaga, si na Benny, si Joe, si Wendell, si Esther, si Jonathan, si Alona, si Tino, si Rona, si Weng, si Attorney Nadine, si Ari, si Susan, si Gina, si Doc Mavic, andyan pa ba si Doc Mavic, and of course si Jaycel. Ayan, binabati din natin yung ating mga suki sa Luma at Bagong Palengke sa Pag-asa Market, yung mga tindera sa at tindero sa Flea Market, sa Rizal Street, sa Barreto, at sa New Cabalan, no? At yung mga tricycle and jeepney drivers na nakatutok din sa atin, no? Kapag hindi sila namamasada dahil merong kanya-kanya silang mga TV dyan sa kanilang mga estasyon, at yung iba naman sa cellphone nanonood sa atin para makibalita, no? At especially binabati natin yung mga officers ng Olongapo Zambales Bataan Transport Federation sa pangunguna ni Chairman Reynaldo Abrenilla. At binabati rin natin sa kanilang kaarawan si Gina Tamoro sa belated na ito, no? Belated na si Gina noong March 13, si kagawad Ed Guerrero, Doc. Belated happy birthday noong March 14, at si Riza Apalis na birthday ngayong araw na to. Yon, happy birthday po sa inyo dyan. At of course, binabati natin yung ating mga Sanggunian Monitor team, no? At yung ating mga tigabato ng balita dito sa ating programa para hindi tayo o na ibabalita natin yung mga nangyayari dito sa paligid ng ating lungsod. And of course, yung mga balita na yan, speaking of mga balita na yan, makikita nyo yan sa Olongapo City Council page sa Facebook, no? At meron din kaming Sanggunian Monitor sa Facebook din, kaming dalawa ni Friendship Tet Marzan. At yung aming kanya-kanyang personal accounts sa Facebook, yung kay kagawad Tet, yung Irma Yvette Marzan Estrella, dalawa po yung kanyang account sa Facebook, at yung sa akin, yung Edic J. Piano at Edic Piano, ay nasa Facebook din po. Ayan po, bago po ang lahat, gusto lang natin i-announce din yung mga, dahil ito importante, yung ating mga kababayan dito sa lungsod ng Olongapo na naghahanap ng trabaho, no? Tuwina na lang na sinasabi nila na kailangan nila ng mga trabaho, at tinatanong tayo kung ano yung mga opening. So dito po sa ating website na www.subicjobfair.com ay mababasa nyo po yung mga openings, no? Job openings mula po sa SBMA Labor Center, no? Ang S-Corp Philippines Incorporated ay nangangailangan ng procurement specialist. Yung Speed Access Toyota Subic ay nangangailangan ng sales representative, marketing professional. Yung JFI Subic Inc. ay nangangailangan ng human resource assistant at shipping and logistics assistant. Ang Yese Trading Corporation ay nangangailangan ng secretary. Yung GFTG Property Holdings Corporation, Grande Island Resort po ito, ay nangangailangan ng admin assistant, ng front office agent,
ng customer service representative ng purchaser. Yung ating FBM Systems and Electronics Incorporated ay nangangailangan ng cabinet assembler, ng workbench assembler, ng messenger. Yung Travelers Insurance Surety Corporation ay nangangailangan ng marketing officer. Yung Materion Advanced Materials Technologies and Services ay nangangailangan ng engineering assistant or staff. At ang Global Dial or Dial Subic Incorporated ay nangangailangan ng room attendant at ng front office clerk. Yung 7-Eleven Convenience Store ay nangangailangan ng cashier at service crew. Yung O1 Property Ventures Corporation ay nangangailangan ng cashier, service crew at accounting assistant. Ang IU Properties Management Limited Incorporated ay nangangailangan ng accounting staff. Yung KFC Harbor Point Incorporated, nangangailangan naman ng restaurant team member. Yung Philippine Inter-Electronics Corporation ay nangangailangan ng process engineer. Yung Sanyo Denki Philippines Inc. ay nangangailangan ng process control assistant. Yung Travelers Insurance Surety Corporation ay nangangailangan ng marketing officer. Yung Materion Advanced Materials Technologies and Services ay nangangailangan ng engineering assistant and staff. Yung Global Dial Subic Incorporated, room attendant, front office clerk. At na-mention ko na rin tayo yung 7-Eleven Convenience Store, cashier, service crew. Ayan, yung KFC Harbor Point Incorporated ay nangangailangan ng restaurant team member. Yung Philippine Inter-Electronics Corporation ay nangangailangan ng process engineer. At nabanggit ko na rin yung Sanyo. Ayan po yung mga job openings. Sa detalye po niyan ay pumunta po kayo sa aming website, yung subicjobfair.com, at malalaman niyo po doon yung mga requirements, yung mga telephone numbers, yung addresses nitong mga kampanyang ito na kung saan pwede kayong mag-submit, pati online, no? Online ay pwede niyo nang isubmit ang inyong resume kasi napaka-interactive nitong job matching website na ginawa namin ng aking pong kapatid na si Danny at si Edwin, itong website na to para po sa ating mga mamamayan dito sa lungsod ng Olongga po na naghahanap po ng trabaho. At ngayon po ay naka-ready na ang ating friendship. Kararating, bumati ka muna, friendship, Tet Marzan. Ayan, hello. Good afternoon. Good afternoon. Hindi, good morning pa rin pala. Ayan, sa lahat ng ating mga Sangnean monitors na yes, laging nakikinig at nanonood over TV22 at saka DWGO AM 1008 kHz. Of course, bago natin ipagpatuloy ang inyong mga balita, yes, Friendship Edic, pwede nating sabihin ang ating hotline. Pwede yes, po kaming i-text o tawagan sa 0999-888-6509 para po yan sa Smart. Yes, at sa Globe ay 0917-421-3446. You can follow us on Twitter. Just search at Sangguniang TV22 o kaya po ay i-email nyo kami sa sangguniangmonitor@gmail.com. Ayun, yes, friendship. At kanina nabanggit ko na yung ating mga FB accounts, no? At yung ating mga personal accounts sa FB. And of course, yung mahalaga po, yung Olongga po City Council page para po malaman nyo kung ano-ano talaga yung mga balita. Yung mga balita po dyan sa Olongga po City Council page, yung mga pinopost dyan ay hindi nyo po basta-basta nalalaman doon sa mga stasyon o sa media o sa online news na kakampi po ng kasalukuyang administrasyon. So, kailangan po natin mabalanse, lalo na po tayo. Friendship, ako ang chairman ng Committee on Public Information, ay kailangan na babalanse lahat ng balita dito sa lungsod ng Olongga po kaya makasamayan o makabuti yan sa ating kasalukuyang administrasyon. Yes, tama yan. At narinig ko rin kanina, ipinalalahanan mo na sila na tomorrow po, 1 p.m. sa yes, session, friendship, ay malamang po, ipapa-approve na yung ating permanenteng sabungan sa Olongga po City na located po yan sa highway ng Calaclan. Yes, yung dating Villa Rubisa, friendship, no, na malapit ito, katabi ng mga residential area at merong malapit na eskwelahan doon. Actually, pinuntahan natin yan, friendship, no, at hindi siya malayo, talagang malapit at madadaanan yung mga estudyante na manggagaling ng Calaclan, ng Barreto, ay talagang dadaanan at dadaanan yung sabungan na yan, friendship. Tama yan, friendship. Nahalala ko tuloy sa public hearing natin, may nagsabi na pro-sabong, ang sabi niya ay talagang sabi nung anak niya daw ay tatay, sige magsabong ka pa. Ayun na, friendship, talaga ako doon, diba?
nabibigyan tuloy ng ano, alam mo kasi yung sabong malaki ang impluwensya lalo sa mga kabataan, ano, friendship, yung violence sa mga hayop, no, isa sa mga pinapangalagaan yan. At actually meron tayong Republic Act tungkol diyan, no, na laban sa mga pananakit o ginagamit ang mga hayop para sa isang sugal, no, katulad ng sabong. Mm-mm. Kaya yung mga kabataan madaling maimpluwensyahan ng sabong na yan. At pag sinabing sabong, ang kaakibat kasi niyan, friendship, ay sugal. At pag sinabi ng sugal, mm-mm, ang mga kasunod niyan, krimen. At kung ano-ano pang hindi mas magagandang mangyayari, katulad ng paghihiwalay ng mag-asawa, yung hindi napapaaral ang anak, kasi yung imbis na pang tuition ay ginagamit sa sabong, o worse, mm-mm, walang mapakain sa pamilya kasi pinangsabong yung sweldo na pinaghirapan ng ama. Mm-mm. Yan po, marami pong mga... At talagang nangyayari yan, di ba, sa atin. Yes, kaya kasi Senator Dick mismo ay tutol yan, di ba, right, sa sabong. Mm-mm. Anyway po. So, iniimbitahan natin sila, friendship, sa Wednesday. Tomorrow. Lalong-lalo na po yung mga kaparean kasi nagpalabas na po sila ng kanilang statement na hindi sila pabor sa sabong, yung atin pong mga kaparean dito sa lungsod ng Olongga po. At mm-mm, alam natin, maraming mga civic groups, friendship, at pati sa media, no, yung mga kakampi natin na mga anti-sabong. So, please, kung may time po kayo, baka ipapasa na po yan. Most likely, no, mm-hmm, friendship, ay papapasa na yan bukas sa amin pong session. Kaya po mas maganda siguro kung talagang gusto natin, may malasakit tayo para sa ating bayan, para sa future ng ating mga kabataan, ay makialam po tayo at magpunta po tayo sa Sangguniang Panglunsod para makita po natin, marinig po natin kung ano talaga yung mangyayari dyan, mm-hmm, sa panukala nila. So bukas po yan nila sa session hall. Open, right, to public naman po yan, eh. Huwag kayo maihiya. Basta punta lang po kayo. Oo. At siguro yung upuan, first come first serve, friendship, mm-hmm, ano? So agahan nyo na lang po. Usually alauna po kami nag-start. I'm sure maraming sabongerong ayun na nga. Oo, baka po mas maaga yung mga sabongerong imbitahin nila pumunta doon, mm-hmm, yung mga anti-sabong ay hindi na makaupo at hindi na makapasok sa Sanggunian Panglunsod. Yun yung ating fear, friendship, at most likely yun naman talaga yung gagawin na ng proponent, no, ng mm-hmm, ng panukalang ito. Ayan. So punta po kayo, ha. Huwag niyong kakalimutan. Bukas, yeah, na po yan. At baka po pagkatapos, dahil dalawa lang po kami ni Kagawad Tetmar San, yung tipong boboto ng no dito sa sabong, eh kung ganun po at majority rules, sila po yung nakakalamang sa amin. Wala po kaming magagawa. So magpakita na lang po tayo na hindi tayo sang-ayon dyan. Yun na lang yung magagawa natin at ang taong bayan, no, kasi yung hindi, parang hindi na umabot yung petition, friendship, ano, na ewan ko lang kung magpa, kasi ang sinabi nga nila Alex Hermoso at nung iba pa nating mga kakilala ay gagawa sila ng petition, para ipapirma sa mga, yes, taong bayan. Yun, ayun, friendship. Of course, bago tayo magpatuloy, happy 67 founding anniversary sa St. Joseph College. Ah, friendship. Yes. Oo. 67 na pala, ha? Oo, ang aming alumni, mangyayari po yan. Meron kaming motorcade at yung assembly, no? Magkakaroon ng election of officers sa March 20 at sa March 21 naman yung alumni night. Itong buong week na to, friendship, ay may celebration dyan sa St. Joseph College. Ano, iba't ibang celebration yan. At binabati natin, of course, ang St. Joseph dahil kauna-unahang parish at simbahan yan, friendship, sa pagkakalab ko na itinayo dito sa Olongga po City. Mm-hmm. Ayun, so happy fiesta po sa ating mga ko-alumni. Speaking of a happy fiesta, happy birthday kinabong, yes, Telmo at si Sir Ronald Tan. Ngayon yun, ha, friendship. Birthday ba ni Bong Telmo? Kasama lang natin siya, yes, friendship, last Saturday ba yon, doon sa event sa roof deck ng SM, no? Yung event ng GAV, oo, ni Vic Capulong. Congratulations, Vic, at napaka-successful ng iyong event na yan. At ngayon din ang birthday ni Sir Mike Factoranan. Mm-hmm. Naging, ano mo ba siya, teacher? Sa Kalumban naman. Sa Kalumban, sa St. Joseph kasi ako, friendship. Yes. At si Ronald ba yung ating parating nag text dito sa atin na tiga West Bahak-Bahak? Siya ba yung may birthday? Happy, happy birthday, Ronald. Sir Ronald Tan. At bukas naman po, birthday ni Virginia Agner ng Barreto. Mm-hmm. At sa Thursday naman po, si Gerald Joseph Telanbada. Ayan. Yes. At nagpapabati rin from 716, si Atelina
Happy birthday kay Fermin Manayan. Birthday niya noong Sabado. Mm-mm. So, ayun. Hindi nga daw tayo nakapunta. At binabate, si Adelina, ngayon ko rin lang nalaman. At binabate natin friendship na sa ano siya ngayon, nasa Pampanga. Umaabot doon ang Sanggunian Monitor ha, sa Lubao. Si Freddy na 40th day kasi nung kamatayan nung kanyang father-in-law. Kaya nandoon siya. Sabi niya makikinig daw siya at manunood ng ating Sanggunian Monitor. So, sa lahat ng pamilya ni Freddy, binabati natin ng magandang umaga, magandang tanghali. Ayan, of course. Bukod doon, yung meron dito nag-text from 886. Yes, friendship. Master Ted, good day and AM po, Ma'am Tet and Sir Edic. Sana po ay magkaroon tayo ng author's training course sa ating lungsod. Maraming manunulat po sa ating lungsod at sana po ay may balik ang IPO Intellectual Patent Office. Napakahalaga po ito sa ating lungsod. So, magandang suggestion na, no, na author's training course. Siguro pwede yan kahit si Boom. Pwede tayong, yes, pwede natin gawin yan, friendship actually. And speaking of mga writers, yung Ubod Project po, no, na isa po yan anthology. This time, nakafocus po sila sa Region 3 at focus ang Zambales, no? Kaya yung proponent po niya na inaprubahan namin sa Sanggunian Panglungsod, yung proyekto na yan na ipa-fund po yan ng national government, ng National Commission for Culture and the Arts, no? Open na po yung mga writers na gustong mag-submit para maipublish yung kanilang mga gawa. Pwedeng tula, pwedeng short story, pwedeng screenplay, no? Na pwede sa Filipino at pwede sa English yung mga pwedeng maisulat dyan. So, open na po yan. Pumunta po kayo doon sa aking personal account na Edic J. Piano at makikita nyo po yung email address na kung saan pwede nyo i-email yung inyong mga trabaho. Baka malaki yung posibilidad na maipublish yan dyan sa Ubod. Napakagandang publication yan, Friendship Ted, dahil national publication po yan at programa po yan ng National Commission for Culture and the Arts. Yun. So, from 052, may paulit daw po yung job opening. Dami, friendship. So, ano bang gusto niyo position doon? Punta lang po kayo, friendships. Open niyo po yung inyong, pag sa internet po, punta po kayo sa www.subicjobfair.com. Subicjobfair. Tuloy-tuloy lang yan. Tuloy-tuloy lang. Subicjobfair. Isulat nyo na po. Subicjobfair.com. Ayan. So muli ha, kay Ate Lina, binabati natin yung asawa niya si Fermin Manayan. Nung birthday niya noong Sabado daw. So happy birthday. Tapos po mamaya, 1 p.m. kasi may Girl Scout election sa ano. Friendship, yes, pwede kang pumunta doon kasi member ka rin. Naalala mo dati, nung pumunta tayo sa 14th Street, yung headquarters nila. Inaabangan ka nila mag-member. Hindi naman lahat. Pwede yung honorary member ka dyan. Okay, kasi syempre yung mga inputs mo, mahalaga pa rin. Okay, sige, friendship. If you know El Latinazo, member siya ng Boy Scout, ay ng Girl Scout. Ayun, tumutulong siya sa mga activities ng Girl Scout. Oo, yes, basta makakatulong lang, friendship. Why not, no? Kasi ang pagkakabalita ko, yung sa Boy Scout ay medyo anyway, tsaka na tayo mag-comment doon, friendship. But medyo napasukan data ng politika yung Boy Scout. So, dito naman medyo hindi naman mapolitika yan. Pero mamayang 3:30, alam mo ba yon yung SOFA naman. Yes, tuloy tayo dyan, di ba, sa SBEC naman po yan, yung State of the Freeport Address. Sino ba ang presidente ngayon ng chamber? Si Rose Baldeo pa rin ba? Sila ang Sige, tignan natin kung ano na. Kasi ang daming mga, well, of course, kagawad, no? Ang daming mga issue dyan sa SBMA ngayon. Unang-una, yung mga hinihingi ng mga empleyado ng SBMA na adjustment sa kanilang mga sweldo, yung SSL, yung salary standardization. Sana ma-mention, ano? Dahil malaking issue yun, no? At, well, yung iba pang mga issues na sabi ko nga. Ito naman, friendship, isasabihin niya ba na ayaw niya ang SSL, diba? Yes, Tingnan natin. Sige. Tapos i-report din natin sa ating mga nakikinig at nanonood kung ano ba yung gist nung Freeport address ng chairman ng SBMA. Tapos sa March 28 din, Saturday, by Daryl Yap, yung utos ng hari. Hindi ko napanood yung Super Gapo, pero ito, panoorin natin utos ng hari. Yes, actually marami naghihiling na mag-repeat ang Super Gapo. So, ano yan, alam ko pinag-iisipan niya ng sa wakas yung grupo nila Daryl Yap para may palabas muli yung Super Gapo.
Tapos sa Friday naman, March 20, Friendship Edict, alas 2, yes. Sa FMA naman, punta tayo dito yung YMCA Awarding for Top 10 Outstanding Students of Olonga po. Mm-hmm. Oh, yan, sige. Kasi ito, yearly naman. Tayo. Okay. Tapos sabi from 886, ito naman Friendship ay text, Sir Eddie, isa po akong author and published po pa ang mga books ko. Nais ko pong isang guni sa inyo ang aklat ko para maipublish. Ah, wow. Sige po. Anong gagawin niya? I-text niyo lang po ako sa 0917-421-3446. Mm-hmm. Kung kailan tayo pwedeng mag-meeting at pag-usapan po natin yan, no? Actually, marami ng mga publishers ngayon, Friendship, no? Na pwede pong yung sulatan yung mga publishers na yan para po ma-publish yung inyong mga naisulat, mm-hmm. no? Lalo na kung libro yan. So, ano po ha, text po kayo doon sa globe ni Friendship Edict, yung 0917-421-3446. Ayan ako, sigurado marami nag-text sa akin. Oo nga, before, ayan, malapit na naman tayo magano. Pero yung track band schedule, alam mo, marami kasing nagre-reklamo tungkol doon. Alam mo, Friendship, kanina nakikinig ako at nanonood ako ng programa ni Tommy Abilib, yung Big Was, ano, at merong guest sila doon na member ng Development Council at presidente ng grupo ng mga recyclers, no? Sa SBMA, yung base ng kanilang business, at yung track nila ay talagang naghahakot dyan ng mga basura sa SBMA. Siyempre, inilalabas yan dito sa lungsod ng Olonga po. Mm-hmm. At yan nga, apektado talaga sila ng track ban natin. At ang sinasabi nga kanina nung guest ni Tommy ay nagugutom na yung mga track drivers dyan, yung mga naghahakot ng basura dyan. Dahil apektado nga sila nitong track ban na madali ang ipinagawa ano ba yan, isinabatas. Kasi in-implement. Samantalang 2007-2008 pa yung ordinance. Friendship, yung ordinance na hindi man lang ni-review ulit, no? Sa mga katagal-tagal na panahon yes, na yun. Yes, Friendship, mantakin mo ngayon sa Manila nga, ni-lift agad nila eh, di ba? Oo. Ni Mayor Estrada. Yes, Estrada. Kasi nga nakita niya na talaga nakaka-apekto sa ekonomiya. So, yes. Susundan pa ba natin yun, di ba? Oo. At saka siguro kung talaga ipagpipilitan nila yan track ban, dapat may mga exemptions katulad yung mga track ng basura, Friendship. Eh, dapat hindi yan ano kasi. Saka i-prioritize yun sa Olonga po. Yes, oo. Di ba? Hindi lang naapektuhan yung mga dumadaan eh, kundi yung mismo sa palengke natin. Noong nagpunta ako sa palengke, ayun, sinasabi ay wala pa pong dumadaan na track dito kasi nga dahil dyan sa track ban. Oh. Kaya medyo ano rin sila. Sabi ko nga, kay Councilor Bakay, baka pwede pa siyang magpa-public hearing ulit. Oo, dapat alam lang. Alam mo, sagot niya, is pumunta na lang daw yung affected doon sa office niya. Nako, hihintayin ba? Katulad niya, sumugod na talaga sa opisina niya yung presidente ng recyclers group dyan sa SBMA. No? At nagpunta na kay Vice, no? At yun na nga, nasisisi na ang buong konseho tungkol sa track ban na yan. Ayun. At Friendship, sabihin ko rin lang yung schedule ng ating track ban na pinag-uusapan ha. Yes, Friendship. Ito po ay Monday to Friday. Ang regular tracks po ay banned mula 7 ng umaga hanggang 9 ng umaga. So, 2 hours. Tapos po pwede sila ng 9 to 11. Mm-hmm. Pagdating po ng 11 in the morning hanggang 7 p.m., bawal na po ulit. So, napakalaki nung napakahaba ng oras na yun. No? Yun nga ang sinasabi nung ating mga operators o kaya naman ay may mga business na kailangan ng mga trucks na yan, ay sana meron daw window kung saan may oras pa para makapag-deliver ulit sila. Oo. So, ito naman po yung trucks with perishable food or goods. Hmm. 11 a.m. to 2 p.m. banned sila. So, 11 a.m. to 2 p.m. Mm-hmm. So, yun po ang ating schedule. Oo. Kailangan talagang pag-usapan. Kailangan reviewin. Ano ba yung mga pwede nating gawin dyan, Friendship? Kailangan matanong natin ang ating Vice Mayor. Katulad niya, no? 2008 pa yung ordinance, pati yung Friendship, naalala mo yung sasabong na pinapansangkala nila, 2008 pa rin, yung track ban, 2007, pagkatapos bigla nilang i-implement, no, sa hinaba-haba ng panahon at mga taon na lumipas, pagkatapos parang huhugutin na lang sa baol yung ordinansa na yun na hindi naman na-implement, ay pagkatapos i-implement basta-basta na hindi nagpapatawag ng public hearing, no? So, kailangan siguro magawa natin ang paraan yan sa sanggunian. Paano ba ang gagawin dyan sa mga lumang ordinance na hindi naman talaga na-implement? Dapat ba i-withdraw na yan? Mm-hmm. O pag
pina-implement yan ay dapat reviewin at magkaroon pa ng panibagong public hearing, no? Friendship. Mm-mm. Kaya nga po, dapat magkaroon talaga ng public hearing. Mm-mm. So, yun ang kinaklamor natin doon po sa mga nagpa-implement niyan, kina Councilor Bakay, Councilor Cortez, at syempre sa ating City Mayor. Yes. At yung sabong friendship, ay, alam niyo po yung mga petition na hindi pa po huli yan, bukas po baka maihabol niyo sa proponent. Pwede niyo pong i-address yung inyong petition sa ating City Mayor at sa Sangguniang Panglunsod ng Olongga po para hindi matuloy yung sabong na yan. Mm-hmm. No? Dahil napakadelikado po yan para sa ating future, para sa ating mga kabataan. Values, moral values. Sinabi nga ng mga kaparean, friendship, cancer ng lipunan. Ako ayan, parang kalala ko na kung sino yung mga boboto ng yes dyan. From 5613, Ma'am Sir, tanong ko lang po, dito po sa Santa Rita, kakatapos lang ng Subic Water hukay ng gilid ng daan, tapos ngayon hinuhukay na naman. Grabe po ang traffic. Ayan. Yan pa yung sinasabi sa atin, remember friendship ng ating former Mayor Bong Gordon noon, na kapag sana may mga project ang Subic Water ay kinoko-coordinate sa city. Mm-hmm. Hindi yung basta hukay na lang at hindi naaayos tapos yung traffic. Tapos ang tagal, traffic. Diba? Oo. Ang tagal may ayos. So, importante po ang coordination dyan, no? Pinapaalalahan na natin ang ating City Mayor. Makapag-coordinate po kayo. Kapag taka namang traffic na naman, may truck ban na nga. Charing. Ayun so, hindi lang yun ang cause ng traffic. Kasi diba, baka akala nila puro truck ban na ang kasagutan ng traffic. So, hindi lang mga trucks ang cause ng traffic. Then, din yung mga hinuhukay, diba? Yes, and speaking of truck ban na yan, friendship, yung worst na balita natin ay medyo nagagamit yan sa korupsyon dahil may mga ibang tao dyan na nasa City Hall na naniningil. Tsaka na natin, alam, may mga racket po dyan, no? Ayaw na lang natin i-detalye kasi ay nako, tsaka na lang friendship at baka marami tayong masagasaan. From 205, Ma'am, para saan po ba ang pagpapalaki ng mga daan natin? Ayan. Ay nako, syempre. Kung National Highway po, yan po ay sakop ng DPWH. Mm-mm. So talaga pong meron silang sukat dyan para doon sa ating highway, di ba po? Yes, at pinapalakihan yan dahil para maluwag yung daan na dadaanan ng mga sasakyan at hindi po para paradahan at pagtindahan at kung ano-ano pa. Kasi yung sa kabalan, friendship, no, pinalakihan talaga yung highway doon pero tingnan mo naman, nung magawa, nung malapit, kung ano-ano ng mga nakaparada doon sa ano. So baliwala din yung pagpapalawak ng kalsada para sa ating mga motorist. Ayun. Oo, friendship. So, wala na naman tayong time. Oo nga, ang bilis ng oras. Anyway, yun po ang mangyayari bukas. Abangan nyo po. Ilalahad po namin yan sa susunod na aming pagtatanghal sa Friday. Kung ano ang mangyayari bukas sa Sangguniang Panglunsod ng Olongga po. Diyan po sa Sabong. At nasa third reading, friendship, no? Yung 52 million supplemental budget. Pagkalaki-laking halaga na yan. Yun na nga, sana na-discuss natin, friendship. Pero tingnan natin, total, may third reading naman yan. Isa yan sa mga pag-uusapan natin sa Friday. So, again po, maraming salamat sa inyong pakikinig, sa inyong panonood. Malapit na po ang anibersaryo ng Sangguniang Monitor. So, tuloy-tuloy lang po. Kaka-season 2 na tayo. Ang inyong pagtangkilik at maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Ito po ang inyong friendship, Edic Piano. At ito naman po si Friendship Ted Marsan. Maraming salamat po sa pagtutok sa Sangguniang Monitor. Abangan niyo po kami sa Friday. Yes, friendship, Olongga po is worth fighting for. God bless and good skill, Olongga po. At ito po ang Sangguniang Monitor.